Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Well, may ganap ngayon si Alden Richards sa Lazada, mga kaldab. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na nakakatuwa at nakakataba po ng puso dahil nakakakuha po tayo ng mga update kay Alden Richards. Di po ba? Taliwas sa mga sinasabi ng iba na keso ganito, keso ganon. Di po ba? Medyo ano ngayon si Alden sa Lazada kasi nga po, kumbaga magpapasko na at 12 na po pala. Di po ba? 12 na po pala. Ibig sabihin yan, yung mga kumbaga maraming umu-order, maraming kumbaga, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny, eh talagang updated po kayo, di po ba? Kasama niya nga pa po si Rupa May Quinto, mga kaldab. Kung ano nga po ito, eh kanina lang po ito ganap. Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated po kayo. Ano man po yung mga nababasa ninyo, napapanood ninyo, napapakinggan, relax lang po kayo, di po ba? Sabi ko nga, kumbaga, chill-chill lang, di po ba? Dito naman po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang naman po yung latest, kung ano lang po yung trending, eh dito lang po kayo, di po ba? Marami pong mga komento ngayon na naglalabasan, na keso ganito, keso ganun, okay lang po yan. Ang importante lang naman po, maging updated po kayo kung nasaan po si Alden at kung nasaan po si Mengay, di po ba? Kaya nga po ako, nagre-research po muna tayo, naghahanap muna tayo ng mga ebidensya at resibo na para klaro, para kumbaga may mga bagay-bagay na gusto po silang sabihin, itanong, updated na updated po tayo. Di po ba nakakatawa lang po dahil kakahanap po nila eh hindi nila matagpuan si Alden Richards. Yung pala eh nasa Lazada, mga kaldab. Remind ko lang po ah, sa mga bumibisita at tumadaan po sa channel natin, sa mga nagre-react, okay lang po yan. Doon po sa post natin kay Mengay, na kung saan nga po, eh, marami pong nakuha akong komento na akala ko ba hindi kagandahan si Main? Akala ko ba hindi siya, kumbaga, masasabing popular o pansinin? Di po ba? Ang ibig kong sabihin, yung tipong hindi siya mapapansin agad-agad kasi hindi siya kagandahan eh. Di po ba? Pag sinabi kasing hindi ka kagandahan, hindi ka masyado maa-appeal na manalo sa mga ganyang 2023 Face of the Year. Di po ba? O eh, nanalo po si Mengay. Biruin mo. Ibig sabihin ko nanalo, umabot siya sa top 6. Di po ba? Ibig sabihin yun sa 10 sila, eh siya po yung napiling maganda. Siya po yung napili na kasama sa mga walang salamat dok, di po ba? Yung hindi talaga nagpaayos ng kilay, hindi po talaga nagpaayos ng mata, ng ilong, ng noo, di po ba? Yung sinasabi ko mga kaaldab. Tapos sasabihin ni Romel na kumbaga si Mengay daw hindi kagandahan, malakas lang yung karisma. Hindi po ba? Real talk mga kaldab. Kaya nga po ito yung sinasabi ko, ito yung pinapaliwanag ko. Depende to sa mga taong magre-react, depende to sa mga taong magko-komento. Hindi po ba? Ngayon basag na basag sila sa atin. Totoo naman po yung sinasabi ko eh. Totoo naman po yung pinapaliwanag ko na si Mengay talagang napakaganda po niyan. Real talk to, magpapatunay po niyan yung mga taong nakakita. Lalo na po sa EAT. Sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat ha. Para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita sa channel natin. Di po ba? Although sinasabi ng iba na eh totoo naman yung sinabi ni Romel eh. Di po ba? May mga bagay-bagay po na hindi naman po natin may kakaila na marami rin followers si Christy Permin. Di po ba? At yung sidekick niyang si Romel na kung saan akala mo talagang maraming alam, akala mo maraming komento. Ngayon, nananalo o ngayon na isa si Mengay sa 10, di po ba, na kumbaga kinikilala ngayong taon na isa sa pinakamagandang muka ngayong 2023.
O, nasaan na yung nagsasabing hindi siya kagandahan? Di po ba, di, tahimik siya, tamimi po siya. Totoo naman po yung sinasabi ko na hindi niya naman po talaga nakita si Mengay ng personal. Umaayon lang siya sa mga sinasabi ng iba. Umaayon lang po siya sa mga sinasabi ng mga ilang netizen. Pero ang totoo, wala naman po talaga siyang alam. Wala naman po talaga siyang, kumbaga, patunay sa mga sinasabi niya. Di po ba? Totoo naman po yung sinasabi ko eh. Hindi lang po niya matanggap. Hindi lang niya po alam na may mga ganyang kaganapan. Di po ba? Sabi ko nga, dito lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny. Lahat naman po ng gusto niyo pong malaman, lahat naman ng mga gusto niyo pong, kumbaga, makuha, ay tutok lang po kayo dito. Di po ba? Dito naman po eh. Ano man po yung sabihin natin, ano man po yung ikomento nila, ano man po yung gawin nila, relax lang po kayo. Huwag po kayong padadala mismo sa mga pahayag, sa mga sinasabi, sa mga komento. Ang importante lang naman po dito, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending. Di po ba? Tapos sasabihin nila, hindi ganyan Mr. Destiny, fake news yan, hindi totoo yung mga sinasabi, hindi totoo yung mga balibalita. Okay lang naman po yun. Kasi sa akin lang man po, mga kaaldab, wala naman pong problema eh. Kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Di po ba? Kung ano yung sasabihin nila, kung ano po yung mga komento nila, okay lang po yan. Relax lang po kayo. Real talk, mga kaaldab, kasi kahit anong sabihin nila, kahit anong gawin po nila, kahit anong pambasag po nila, mananatili pa rin po tayong kampante. Mananatili pa rin po tayong matatag. Ano man po yung mga pahayag, ano man po yung mga sinasabi, pabor man o hindi, kailangan updated po kayo. Hindi po ba? Tapos sasabihin nila na keso ganito, keso ganun. Huwag po kayong maniniwala. Kasi alam naman po natin, mga kaaldab, na tayo pa rin po ang wagi. Tayo pa rin po yung panalo. Hindi po ba? Kahit balibalik na rin natin ang sitwasyon, kahit sabihin nila na ganito ganyan, huwag po kayong padadala. Real talk, mga kaaldab, kasi wagi pa rin po tayo eh. Tayo yung tipo na talagang ramdam mo, talagang masasabi mo na oo nga Mr. Destiny, lahat ng mga pinapaliwanag mo, lahat ng mga sinasabi mo, totoo. Hindi lang po talaga nila matanggap na may mga bagay-bagay nga po na mahirap nga po talagang ipaliwanag. May mga bagay-bagay nga po na sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat, lalo na nga po sa mga taong galit na galit sa channel natin, nagsasabi tayo ng fake news. Bakit kaya ganoon, mga kaaldab? Yung mga taong naninira kay Mengay, yung mga taong ayaw na ayaw kay Mengay, eh yun pa po yung sinusuportahan ng iba. Totoo naman po eh, di po ba? Gaya nga po ni Romel, alam niya sa totoo lang po na bash din po tayo eh. Maraming mga fans ni Romel at ni Christopher Min na nagsasabing totoo, hindi naman talaga maganda si Mengay, kayo lang naman ang nagsasabi, lalo na po sa Facebook page po natin. Napakaraming komento na ganoon, na tanggapin nyo na lang na hindi naman talaga maganda si Main. Kung titignan nyo, malaki bunganga, di po ba? Tapos maitim pa, yun po yung sabi nila. Di po ba? Real talk, tapos payat pa, etc. etc. Eh yung clone lang po kasi yung nakikita talaga nila. Hindi naman po talaga nila nakita yung kabuuan at totoong Main Fulkerson. Di po ba? Kaya nga po hati yung opinion ng iba. Pero nang dahil nga po siya, sa si Mengay ang pang-anim sa Face of the Year ngayong 2023, eh taas na pa rin po tayo. Di po ba? Panalo pa rin po si Mr. Destiny. Kaya nga po ako kampante, matatag. Di po ba? Relax lang po kayo at huwag po kayong padadala sa mga sinasabi at pahayag ng iba. Ang importante lang naman po dito, maging updated po kayo. Kung ano lang yung latest, kung ano po yung mga sinasabi po nila, kung ano yung mga ganap sa social media, sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, relax lang po kayo. Ang importante lang naman po, kung ano po yung mga sinasabi ng iba, kung ano po yung komento ng iba. Di po ba? Tapos sasabihin nila na si Mr. Destiny, Mr. Paasa, lahat ng mga sinasabi, fake news. Hindi lang po nila matanggap na updated po tayo pagdating po sa Instagram at siyempre sa Twitter. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, mga kaaldab. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin.
maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.